para i-try yung milk tea. Ano ba yun? Lasang Dorna daw na milk tea. Di naman siguro. Yung milk tea na dalawang flavor. Ano yung flavor ng isa? Original. Tsaka original. Winter melon. Tsaka yung winter melon nila. So ito, try namin kung anong lasa. Sabi kasi nung iba, sabi, lasang doorknob daw. Hindi naman si nalasahan ba ng mga tao yung doorknob? Galing naman ng mga tao na kumakain ng doorknob. Siguro sobrang wala nang makain, kaya tinikman na lang yung doorknob. Sabi naman nila, yung lasang ipis. Hindi naman naniniwala. Hindi naman magbibigay yung makto ng hindi masarap eh. Well, mura lang naman yun eh. Magka, 49 pesos lang naman isa. So, buti na lang mura siya. At least, pwede nating mabili para malaman nyo rin kung ang lasa. Pero tingin ko siya kasi mahilig din tayo sa milk tea. Yan ang mga usong mga pampalamig ngayon, milk tea. Diba, diba? Try po natin yan. Dito po tayo bibili sa may E. Rodriguez, Quezon City. Ng milk tea na yan. Wala kasi yung Jollibee nun eh. Wala yung Jollibee nung milk tea. Pag meron na lang silang mga bago. Mga bago nilang mga product. Kaya ito-try natin sa Jollibee. Tagal lang ako. Dalawang internet. Dito po kami ngayon sa E. Rodriguez. Sa Quezon City. Maghahanap kami ng McDo na malapit. May nakikita na ba kayong McDo? Kaya ang McDo para magpag-drive through na tayo sa McDo. Do na rin! $49 isa. $65 yung large. Order na po tayo. Naantay na namin yung paglabas ng milk tea na yan para matikman na kami ng lasa ng milk tea na yan. Wala ba't saguyan? Tagal gawin. Siguro ganyan talaga po yung milk tea. Kasi syempre, sinishake-shake pa yun. O, tinatanggal pa yung doorknob sa pinto. Kaya medyo matagal talaga yun. Sama ko nga po pala si Madam. Okay, so ang driver. Pero driver siya. Walang madam-madam. Pero na-excite ako tikman kasi na curious ako sa mga nagsasabi ng mga tao na anong lasa. Sana masarap siya, syempre. Syempre, product ito ng McDo eh. Dapat masarap. Anong ina-expect mo ba sa lasa ng milk tea ng McDo? Wala. Wala ka na-expect. Ako, feeling ko lang na naman na yung regular na ano, yung common na lasa ng mga milk tea. Isa lang naman. Isa-isa lang. Para walang naman lasa ng mga yan. Nag-iiba lang siyempre yung pangalan, siyempre. Sugal! Ayan na po siya. Abula. Asan dyan yung ano? Yan po yung may... Yan yung aklat. Hindi na sure. Po yung
So guys, nakabili na nga tayo, no? Ito yung isa. Ito yung winter melon. Ito yung winter melon nila. So, tignan natin ha, kung anong lasa niya. So ito na nga po. Nakabili na nga po kami ng milk tea ng McDo. Winter melon yung ano. Yung isang dalawa lang naman siya. Flavor, isa original. So ito yung sa akin. Winter melon. Ito, winter melon to. Excited na ako matikman. May nakalagay ba? Cheap. Medyo cheap lang siya. Yan, classic lang. Classic. Ito nga, walang nakalagay na winter melon eh. Unlike sa iba, nakalagay may sticker dito. No. Siyempre, bago pa lang yung milk tea ng McDo. Kaya siyempre, hindi pa nila alam kung paano nila yung packaging ng paso nila. Baka pagkatagal-tagalan, pag nagustuhan ng tao, may nakalagay na dyan siguro sa McDo. Winter melon. Tapos original. Classic. Meron na yan. So, bakit may ninom? So, titikman nga natin yung lasa, no? I-explain ko sa inyo yung lasa mamaya pagdating mag na. Tinuwain din yung lasa. Baka hindi pa nahahalo. Haluin mo. Haluin po mo. Yung milk tea na may, ano na, may sundae. Haluin natin. Milk tea po. Ano? Anong lasa sa'yo? Hindi daw niya maintindihan yung lasa. Yung sa akin na intindihan ko. Bakit ganito yung lasa? Buti na lang may ice cream, no? Parang may vanilla ice cream siya sa loob eh. Parang float talaga siya na milk. Milk tea float ba talaga ito? Ah, talaga may ice cream pala talaga siya sa loob. So, parang coke float siya, pero milk tea lang yung nasa kanya. Para sa akin, matabang. Parang bitin yung lasa, pero yung andun pa rin yung lasa ng milk tea na gaya dun sa iba. Palit. Gaya dun sa iba yung lasa na ganun pa rin naman, kaya lang bitin lang yung lasa sa akin. Try ko tong ano. Basta medyo bitin lang yung lasa ng ano, winter melon. Marang kukulang lang sa tamis yung winter melon. Try ko tong original. Hindi ko maintindihan yung lasa ito. Parang mas masarap ata yung classic. Parang mas masarap nga yung classic. Kasi ito kahit pa paano medyo matamis. Weird ah. So, mali yung sinasabi ng tao na lasang doorknob daw. Walang lasang doorknob. Walang ganun. Malamang di rin lasang pinto. Wala lang. Hindi mo naman din na yung lasang. Para siyang ano? Para yung mas masarap yun. Mas masarap yung classic, guys. Pag bibili kayo, para hindi kayo magsayang ng pera, mag-classic na kayo diretso. Pero kung gusto nyo itry, kung nalang lasa ng winter melon, pwede rin naman. Muli na may chaser nito. Pampatanggal lang ng pangit na lasa. Ito talaga winter melon, hindi mo naiintindihan. Pangit na lasa? Ba't ganun? Pero hindi rin siya lasang bakal, ha? Huwag lasang ganun. Lasa rin siyang milk tea talaga ng mga, gaya ng mga ibang brand ng milk tea. Pero medyo ano lang siya, siguro hindi pa ganun na titimplahan ng mabuti ng makutong ng milk tea nila eh. Ito masarap yung classic. Meron doon pa rin yung touch ng milk tea. Basta guys, mas masarap, mas maganda. Kung matikman nyo rin, personal, para malaman nyo kung ano talagang lasa. Siguro kung i-rate mo, 1 to 10. Siguro ano? Yan, yung classic. Ano ba? Sa kanya lang o compared sa iba? Siyempre kung compare mo talaga doon sa natitikman mo rin ng milk tea na ibang ano, yung kagaya ng mga ibang milk tea. Cha, Serenity, Macau, five. Robin, bago. Hindi mo talaga maintindihan yung lasa niya. Ako sa akin, para sa akin siguro mga red six. Lapit lang. Kalbagsak.
Pero kasi, oh, kasi, siyempre kung ganito, expect, gusto ko sa February yung mas tamis, na malamig. Although malamig naman talaga siya, kasi puro yelo to. Ganyan mag-serve yung McDo eh. Yung halos wala ka nang mainom, puro yelo na lang. Tsaka ano, kasi hinanap ko pa rin yung pearl eh. Ayaw nga pala, wala siyang sago, no? Wala siyang sago, wala siyang kahit anong jelly. Wala, ano lang talaga, drink lang talaga, tsaka yelo. Walang kahit anong sago-sago. Diretso tayo Macau. Diretso tayo yung Serenity. Napamakaw bigla. Tsaka talaga. Pero kasi naman ako mahilig sa sago. Baka yung sa ano pa, ano ba yung iba pang nilalagay nila dyan? Jelly. Oo, yung mga jelly. Mga pudding ba yun? Yun, mahilig kasi ako sa ganun. Eh, sa sago, o oh, hindi. Sa pwede pudding. Pag umanda ba, madalang masarap. So yun na nga yung lasa, no? Nasa basta mas maganda tikman nyo. Masarap siya, masarap, masarap. McDo ah, masarap, sabi ko masarap. Maganda kung makabili kayo tapos matikman nyo. Pero hindi naman siya yung pangit talaga na hindi kami mo nabibilin ulit sa susunod. Bibili pa rin ako niya sa susunod. Basta may pera. Ayun, so next time na lang ulit, message, i-comment nyo lang po kung ano may mga gusto po kayong i-ano natin, no? I-vlog natin. Ano ba next natin pwede i-vlog? I-comment nyo na lang po kung ano yung next na pwede natin i-vlog sa susunod. Mas maganda kung puro pagkain, no? Sarap kasi kumain. Yan ang hilig ng Pilipino talaga, mga kumain. So, try natin yung, try naman natin yung iba. Next time na lang ulit. Bye!